update at ang pahayag ni Gary Payton II, yan ang ating pag-uusapan. Sumatapos ang nagdaang trade noong February, mga kaibigan, na kung saan ay nakuha ng Golden State Warriors ang dating tumulong ng team na makuha nila ang kampiyonato noong nakaraang season, na ito'y si Gary Payton II. Well, bago ang lahat, kung hindi ka pa nagkakasubscribe ay subscribe mo na yan para updated ka sa ating susunod pang mga videos. So yun nga, para makuha nila si JP2 ay walang dudang binitawan nila itong si James Wiseman, isang batang 7-footer na siya first round second overall pick sa taong 2020, pick by the Golden State Warriors. Ngayon ay kasalukuyang naglalaro na itong si Wiseman sa Detroit Pistons, kung saan sa bagong team niya ngayon ay gumaganda ang kanyang naging laruan. Dahil dyan, napaisip ang iilan kung bakit kasi raw pinakawala ng Warriors si Wiseman. Well, sa mga hindi pa nakakaalam, kadalasan sa mga laro ni Wiseman sa GSW ay nagkakaroon nga po siya ng negative sa plus minus. Hindi naman lahat ng game, pero kadalasan talaga. Yung ginawang pagbitaw ng Warriors kay Wiseman ay maganda naman siguro yun both sides, para sa Warriors franchise at para na rin po syempre kay James Wiseman. Dahil isa ako sa naniniwalang magaling maglaro si Wiseman, mag-i-improve siya at halimaw ang laruan balang araw. Nasa murang edad pa siya, kaya mataas ang posibilidad. Kung hindi lang ito magkakaroon ng worst injury sa paparating. Samantala, dumako na tayo dito kay Gary Payton II. Ayon sa mga ilang report, mga kaibigan, ay listed probable na itong si JP2 sa game bukas versus Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin, expected na nga po ang tuluyang pagbabalik niya sa lineup ng Golden State Warriors bukas. Isang magandang balita po ito para sa koponan. Aasahan natin ang panibagong adjustment na naman nagagawin ni Steve Kerr dito. Siyempre, first game ni JP2 since nung nakaraang season. Pero ayon naman mismo dito kay Gary Payton II, mga kaibigan, sa kanyang naging latest interview, sinabi niya ditong excited na siya na makasama sa paglalaro sina Donte DiVincenzo, Jonathan Kuminga, Jamichael Green at marami pa. Well, abangan na lang natin ang mangyari sa game ng Warriors bukas versus Minnesota Timberwolves. So hanggang dito na lang muna ang video ng ito. Maraming salamat po. I think, you know, the way I play speaks louder than, you know, talking to guys, so just go out there and lead by example, and hopefully mostly you know, everybody just follow and, you know, pick up the energy and intensity and, you know, get back to what we was doing. But thrilled to play with all the guys on bench mob, you know, Dante, J Mike, Moses, Jonathan's you know, has grown last year tremendously, so excited to, you know, get back on the court with him and make plays.